Hello! Salamat sa pagpunta sa channel ko. Good morning, good afternoon, good evening. Thank you so much po sa mga nag-subscribe at sa mga hindi pa nagsasubscribe, pa-subscribe na po! Ngayon naman, ang isi-share ko kung paano kong gawin yung tuna pasta na tipid way. Tipid na tapos masustansya pa. Una, nagpakulo muna ako ng mainit na tubig, then nilagay yung pasta, and then kunin nakalagay ng instruction doon sa bibilhinin yung pasta doon sa lagayan noon, sundin niyo lang yun kung ilang minutes niyo ipapa init. Yan, tapos inalis ko na yung tubig doon sa pasta. Kinilid ko muna siya, tapos ako susunod ko na magigisa na po ako. Sobrang simple lang po nito. Konti lang nilagay ko, wala talagang kahit anong nilagay. Simpleng-simple lang. May kamatis, tapos bawang sibuyas, tapos yun na. Yun na yun. Yun lang siya, kasimple. Hindi ko na nilagyan ng tomato sauce. Diba, tinabi ko muna. Tinabi ko muna yung pasta. Tapos, ang ginawa ko, sibuyas, bawang, gisa, tapos sinunod ko na yung century tuna. Century tuna na flakes and oil. Tipid kaya yun yung century, tapos if ka pa dun. Inalis ko muna yung tubig dun sa may century. Tapos yun, napinag-isa ko na sila. Hindi ko na nilagyan ng asin or kahit anong paminta. Kasi para sa akin, magbibigay lasa na yung sibuyas, bawang, tuna, at saka yung, ang best sinabi ko, yung kamatis. Marami pong may ayaw sa kamatis. Ngunit hindi nila alam na meron itong magandang idudulot at naitutulong sa ating katawan. Ang kamatis po ay nagtataglay ng lycopene na maaaring maging responsible para sa mga anti-cancer. Ayon po sa pag-aaral, pinakita na ang kamatis ay isang cup upang maging hadlang sa paglaganap ng ilang mga uri ng cancer cell. Ang lycopene sa kamatis ay pinapakita din upang mabawasan ang presyon ng dugo. Ang potassium sa kamatis ay nagre-regulate ng fluids at ipinapanatili ang mineral na balanse. Ang antioxidant sa kamatis, lalo na ang lycopene, ay lumalaban sa cellular na pinsala at pamamaga ng balat. Yung kamatis din makakatulong sa paggaling or paggamot ng acne, yung mga malalaking pores, sunburn, tsaka yung mga mapupurol na balat. Mainam din to sa mga nagbubuntis. Ang vitamin C ay isa sa mga nutrients sa anumang mga babae sa panahon ng pagbubuntis para mapanatili niya yung sarili niya, yung anak niya na malusog. Ang kamatis ay pantulong upang magkaroon ng malusog na buto, ngipin at gilagid. Mayaman din ang kamatis sa vitamin A, kung kaya ito ay mahusay para sa mata. Ang retina sa mata ay umaasa sa vitamin A. Ang pagkakaroon naman ng mababang antas ng bitamina ay maaaring maging sanhi ng pagkabulag. O diba, ang ganda ng mga benepisyo ng kamatis. Kaya kung gagawa tayo ng spaghetti, pwede namang kamatis na lang yung gamitin natin, yung fresh pa. Diba? Safe na safe yun. Ito na yung finished product ng niluto ko. O, diba? Simple-simple lang. Sustansya pa to. Malasa na to para sa akin. Ito yung ginagawa ko. Kayo na sa inyo. Kung gagawin niyo rin yung ganito, ilan lang naman yung mga sangkap po. Century tuna lang, pasta, tapos bawang sibuyas, kamatis. Yun lang. Malasa naman na yung kamatis. Kaya okay na yun. Maraming salamat po sa pakikinig. God bless po.